Hey po. Panunood, sir. Ito na po yung Brahma natin after 14 days. So, napansin ko talagang bumigat yung lalaki nating Brahma. Yung ginamit natin dito ay Vitamin Pro at saka El Toro. Actually, ito po yung ginagamit sa mga naked hill fighting. So, ginaya ko lang kasi nakita ko rin sa na nakalagay doon na muscle developer daw or good for muscle development yung El Toro. So, kaya yun yung pinartner ko sa Vitamin Pros. Bale, El Toro at saka Vitamin Pro tablet. Yan. Pangatlong beses na po ito. Hindi pa po umaabot ng 5 minuto ang pagkasta niya. Bale, kumasta siya kanina. Tapos ngayon na naman, bali 3 times na. So maganda rin pala itong El Toro sa breeding. Shout out Boss Jojo. Grabe. Aalis na sana ako pero parang ayaw niya talagang paawat. Kakakasta lang, kakasta na naman oh. Bahala na. Bahala mo dara. Kinata mo video man. Late na ko. Yun. Pang-4. Mahawa nun ako. Niupa na po. Grabe. Ikaw-4 na. La. Ma'am, sir, natay bagong hatch. As in, karun lang yun, basa pa kayo. Oh, basa pa. Ipalos ka tindog. Ano pong isa, bago lang yun, basa pa po ning isa, oh. Ah. Brahma ni sila. Ano isa, ito si sideline. Itong Brahma na to ay nauna po ito before ako naggamit ng El Toro. Ito ho yung mga napulot kong itlog ng Brahma natin. Every time na magpapakain ako ng Brahma at saka tumitingin at nag-check, meron talagang itlog yung Brahma natin. So ito, na-hatch talaga yung itlog niya. Bale, 3 Brahma ho yan. So mga ka-sideline, meron ng buyer ang ating 3 heads na Brahma. Bale, nung Sunday ito na hatch at ngayon ay Tuesday. So yan, 3 lang po yung Brahma natin. Yan. So ihatid na natin yan. I-video muna natin. Yan, active yan. Oo, yun, active na active. Binibenta ko po ito sa halagang 200 per head. Ang issue po nito ay hindi na biwan-biwan kasi napakalanganin po. Yan, yan sila yung 3. Tara na, tirahin na natin. Let's go. Mga ka-sideline, napakaganda talaga pag nagbebenta lang tayo ng sisiw. Kung meron lang sana akong capital or marami-raming pera, bibili talaga ako ng manok ng quality. At saka galing sa kilalang breeder. Kung pwedeng may papers, dapat may papers para madali akong makabenta. At saka yung ibibenta ko po ay sisiw talaga kasi doon kasi sa sisiw, hindi masyadong mabigat yung trabaho. Ilang days mo lang aalagaan yung sisiw tapos i-out mo na kaagad. And then, meron talagang bibili kasi hindi naman ganun kamahal ang sisiw.
kaysa sa mga RTL, mahal na talaga, di ba? Tama talaga yung ano, tama naman talaga yung sinasabi ni Manok, nila Manok Tambayan, na meron talagang pera sa pagbebenta ng sisiw. Kasi meron talagang bibili, merong mga gustong mag-alaga, merong gustong mag-practice, at saka meron ding gustong magmanok talaga na sa sisiw nagsisimula. So hindi naman lahat nakakabili or kayang bumili ng mga ready to breed at saka ready to lay. So may bebenta talaga yung mga sisiw. Ano na lang, sa quality na lang yung labanan at saka sa market, kung gaano may ma-market yung sisiw mo. Itong sa atin, hindi pa po tayo nagdinegosyo. Parang ano lang, sideline lang, gaya ng nakalagay sa ating backyard. Sideline backyard, pampawala lang ng stress. Hindi talaga tayo ganito kagaling sa manok at saka sa pagbibenta ng manok. Ibibenta lang pag may bibili. Sideline, bago natin, pag wala, ikikip. Pinatakas na natin ang reload. So ito, binenta ko sa halagang 600 itong tatlo. So okay na ito, makakatulong na ito. Pambili natin ng siguro mga 10 kilong feeds, tapos mga vitamins. So yun mga ka-sideline, baka kaya nyong bumili ng mga mamahaling materialis, bumili na kayo. Mas maganda yung sisiw kasi madaling mabenta at saka hindi mabigat, hindi rin kailangan ng malaking space. So yun mga ka-sideline, maraming salamat po. Siya nga pala, meron pa tayong niload ng mga itlog ng Brahma sa mga malapit lang dito sa lugar namin, Barangay Fatima or Kalumpang, General Santo City. Nagbebenta po ako, 200 lang ni mga boss. Dari lang ta sa dulo mamaligya, kay gamay raman niya itong Brahma, idisa raman ni kabae, yung isa kalaki. Sa mga dugo lang ta, maka-afford na money, 200 ra, maka-practice na magbuhig Brahma. Nakupo ni siya, taas po. So, yun lang po. Maraming salamat.